Magandang umaga mga bata. Nagagalak akong makita kayong muli. Sa araw na ito ay atin nang sisimulan ang unang bahagi ng ating pag-aaral sa Aquaculture Grade 10. Ngunit bago tayo tuloy ang magpatuloy, hinihiling ko muna na tayo manalangin para hingin ang gabay na patnubay ng ating may kapal. Naranasan mo na bang kumuha ng pagsusulit na hindi handa? Anong naging resulta nito? Ang sumali sa isang paligsahan. Ano-anong mga paghahandang ginawa mo? Sa anumang bagay na ating gagawin o nais na makamtan, mahalagang sapat at tamang paghahanda. Sapagkat sa tama at sapat na paghahanda, maaari nating masiguro ang pagtatagumpay nito. Bilang pasimula, sa iyong portfolio, isaayon sa mga hakbang sa paghahanda ng isang nursery fund. Maaari mong i-post ang video na ito upang mas mabigyan mo ang iyong sarili ng sapat na oras para pag-isipan at sagutan ang gawain ito. Magandang umaga muli mga bata. Sa araw nito ay ikot ang ating talakayan sa tamang paghahanda ng isang similyahan o nursery fund. Ang wastong paghahanda ng ating similyahan ay ang unang hakbang para masiguro natin ang tagumpay ng ating pagpaparami at pagpapalaki ng isda. May 10 hakbang sa paghahanda ng ating nursery fund. Ito ang mga sumusunod: pond draining, pesticide application, pond drying, pond harrowing and leveling, repair of pond, vegetating top of dike, screening of water inlet and outlet, liming, initial filling of water, at ang huli ay ang fertilization. Ang unang hakbang sa paghahanda ng nursery fund ay ang pond draining. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng pond draining? Bigyan muna natin pakahulugan ang salitang draining o drain. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, draining is to draw off liquid gradually or completely. Ibig sabihin nito, ang pond draining ay nangangahulugan ng pagbabawas o tuluyang pagtatanggal ng tubig mula sa ating fish pond. Mahalagang maisagawa ang pond draining sa mga sumusunod na kadahilanan. Number 1, to replace the used or polluted water with fresh or clean water. Sa pamamagitan ng pond draining, ay mapapalitan natin ng panibagong malinis at sariwang tubig ang ating palaisdaan. Mahalaga ito sapagkat upang masiguro natin ang mainam na paglaki ng ating mga aalagaang isda. Number 2, it allows the pond bottom to be exposed in the atmosphere in order to emit the toxic gases in the pond. Sa pamamagitan ng pond draining, nalalantad ang sahig o lupa ng ating palaisdaan sa hangin o init, dahilan upang sumingaw at mawala ang mga nakalalasong hangin sa ating palaisdaan. Sa mga susunod na aralin, ating tatalakayin ano nga ba ang mga toxic gases na ito. Number 3, it permits total harvesting of fish stocks. Hindi maiwasan na mayroong naiiwan na isda na hindi nahuli noong panahong tayo ay nag-ani. Mahalaga na masiguro na makuha lahat ng malalaking isda bago maglagay ng panibagong aalagaan, sapagkat maaari nilang kainin ang mga mas maliliit na isdang ating ilalagay sa palaisdaan.
May dalawang pamamaraan kung paano natin isinasagawa ang pan-draining. Una ay ang natural na pamamaraan kung saan na ating itinataon na mababa ang tubig o low tide. Ang paraang ito ang pinaka-practical na gawin sapagkat ito ay hindi na nangangailangan ng karagdagang panggastos. Ito rin ay madali sapagkat kailangan mo lamang buksan ang drainage gate upang hayaang lumabas ang tubig sa palaisdaan. Ngunit ano nga ba ang tide? At paano malalaman kung kailan magaganap ang isang low tide? Ayon sa NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration, ang tide ay ang pagtaas at pagbaba ng tubig dahil sa gravitational attraction ng buwan at ang pag-ikot ng mundo sa araw. Ang mga uri ng tide ay binabate sa una, posisyon ng buwan sa araw at mundo. Ang mga halimbawa nito ay ang spring tide at neap tide. Pangalawa ay kung ilang beses nagaganap ang pagtaas ng tubig o high tide at ang pagbaba ng tubig o low tide sa loob ng isang araw o 24 oras. Ang mga halimbawa nito ay ang diurnal tide, semi-diurnal tide, at mixed tide. Anong pagkakaiba ng spring tide at neap tide? Kailan maaaring maganap ang isang spring tide o neap tide? Batay sa ilustrasyon, nagaganap ang isang spring tide kung ang mundo, buwan at araw ay magkakatapat. Ang spring tide ay nangyayari kapag new moon, kung saan ang buwan ay nasa gitna o pagitan ng araw at mundo. Maaari din mangyari ang spring tide kapag full moon, kung saan ang mundo ay nasa pagitan ng buwan at araw. Sa spring tide nagaganap ang pinakamatataas na pagtaas ng tubig o high tide. Samantalang ang neap tide ay nagaganap kung ang posisyon ng buwan, araw at mundo ay nasa right angle. Ito ay nangyayari sa tuwing sasapit ang third quarter moon, kung saan ang kinalalagyan ng buwan ay nasa itaas na bahagi ng mundo. Nangyayari rin ang neap tide kapag ang buwan ay nasa first quarter, kung saan ang ekwasyon ng buwan ay nasa ibabang bahagi ng mundo. Kumpara sa spring tide, ang pagtaas ng tubig sa neap tide ay mas mababa. Ngayon naman, ating talakayin ang pagkakaiba ng diurnal tide, semi-diurnal tide, at mixed tide. Ang diurnal tide ay nagaganap kung mayroon isang high tide at isang low tide sa loob ng 24 na oras o isang araw. Sa mga petsang ating inalimbawa, ayon sa ating ginamit na kalendaryo, ang petsang 18 at 19 ay may diurnal tide, sapagkat ipinapakita na sa mga araw na ito ay may isang pagtaas at isang pagbaba ng tubig ang naganap. Ang semi-diurnal tide naman ay mayroong dalawang high tide at dalawang low tide na nangyayari sa loob ng isang araw. Sa mga petsang ating inihalimbawa, makikita na ang petsang 1 at 2 ay mayroong dalawang high tide at dalawang low tide. Kaya naman, ang mga petsang ito ay masasabing mayroong semi-diurnal tide. Samantalang ang mixed tide naman ay kombinasyon ng isang high tide at dalawang low tide, o di kaya dalawang high tide o isang low tide na nagaganap sa loob ng isang araw. Sa ating petsang inihalimbawa, ang petsang 12 ay may mixed tide sapagkat mayroon itong isang high tide at dalawang low tide na naganap sa loob ng 24 oras o isang araw. Sa mga pagkakataon na ang natural na pamamaraan ng pan-draining ay hindi uubra, ang ikalawang paraan ay ang paggamit ng water pump.
Ang water pump ang humihigop ng tubig mula sa ating pan compartment palabas sa ating palaisdaan. Maraming salamat mga bata. Dito na po nagwawakas ang talakayan natin patungkol sa pan draining bilang unang hakbang sa paghahanda ng ating nursery pan. At para malaman kung gaano kayo natuto sa talakayang ito, gawin ang exercise 1 at sagutan ang mga tanong sa assessment. Hanggang sa muli, paalam!